What's up guys, this is Miko846 Moto Vlog. For today's vlog guys is mag-unbox tayo ng binili ko. Okay, so nabili ko to, mamaya bibigay ko sa inyo yung complete details. So may babaguhin lang tayong pyesa sa ating motor kasi feeling ko kailangan ng palitan yon. So ito, bumili ako ng bago. So check natin kung anong laman ito. Okay, let's go! Sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin dyan, i-click mo na yung subscribe button at i-like ng aking mga videos for more updates. Kasi tulad ng sinabi ko sa last vlog ko, is magpaparapol ako ng kung makaabot tayo ng 1k subscribers. So ano pang hinintay mo? I-subscribe mo na yung subscribe button. Okay? Ayan guys, naka-bubble wrap ng maayos ang item natin. So, split. Ito natin ha. Mamaya, scam tayo nito. Yep, may pabukas nito ha. Okay, split. Okay guys, ito yung item. So, ayan o. Gaz-E, hindi ko alam kung Gaz-E o Gaz-I, Dumper Evolution. Ayan. Ito na yung problema dito, packaging niya. Siguro dahil sa pag-deliver ito. Kaya nagkaganyan. So guys, nabili ko yung shock na to sa OKD, Philippines. Ayan, check nyo na yung Facebook page nila. Tapos PM nyo lang sila doon. Okay. Buksan nito, ay pabukas nito ah. Ay dito pala. Okay. Natin yung bubble wrap. Uy. Naku, nasira. Unboxing fail. Boom. Oops. Yan. Yan pala. Ito pala yung harap. Yan. Gaz-E Dumper Evolution Open Sesame. Yun. O, oh, diba guys? Kabubble wrap yung item natin. Yan o. Oh. Mangis. Okay. Sukat. Okay. Kumya. Oops, saglit. Ito may free siyang sticker. From Gaz-E. Gaz-E ba ito? O, G at Z. Ay. So yun. Tapos may free siyang ito. Tawag dito bushing. May bushing siya. Check natin to mamaya paano. Kasi last time sa Olin shock 10mm yung kuha natin eh. 10x35mm yung sukat ng ating tie bolt. Kung may bushing to, check natin ha. Since naka upper swing arm na tayo, magbago. Ano ba ito? I-check natin mamaya. Tapos kayo lang naman. So ito na siya guys. Tinanggal ko na siya sa bubble wrap. Ayan. Oh, sa mga magtatanong dyan kung may laman to. May laman to guys. Legit. Creek to eh. Ayan. Ano kayong grave? O oh, diba? Ayan. Okay. Ibang features dito. Sukat. Sukat nito guys is 330mm. So medyo mas mababa siya compared dun sa tinikapi natin na all-in shock. Okay. So sabihin kasi ng seller sa akin, na-adjust daw to. So check natin kung paano ba na-adjust to. So yun guys. Dito.
pwede mo siyang i-adjust dito. Ito, naiikot to eh. Yan o. Ito, naiikot mo yung spring dito. So, pwede mong pataasan o pababaan yung spring. Yun lang yung adjustment niya dito. So, itong thread. Nakikita yung thread. Yan yung allowance niya. So, tip. Magpapakabit ng shock na to, check sa kabila kung same yung bilang ng thread. O, matamatahin nyo. Ay, pantay. Kasi naikot to eh. Ayan o. O, diba? Naikot din tong baba. So, ito. Papantay na siya dito. Yan. Okay. Next problem. Ito. Itong nitron gas na pinapasukan. Kasi, yung sa ating olins, pag ganito yung cut niya eh. I mean, yung design. Ganyan. Sa pababa. Ito kasi ganito. So, i-check natin kung kailangan pa ba nating tabasan to yung fender natin. Since nakatabas na yung fender natin, check natin mamaya kung kailangan pa ba natin magtabas o hindi na. Or kung pwede ba kahit example, first time magkabit ng shock na may baso, check natin kung kailangan pa bang tabasan o hindi na. And so ito siya guys. Focus lang natin konti. Yan. Sa bigat, magaan siya. Hindi siya ganun kabigat compared sa Olin's. Mas mabigat yung Olin's eh. Last time. Yung ukon yun. Nabili ko yun. Okay. So, ito siya. Amount pa na ito guys is 6,000 pesos. Okay. So, ngayon. Ayan. May tornillo siya dito. Ayan. Ito naman yung salagaan nyo ng nitron gas. Okay. Mamaya, ang gawin natin is papakabit natin to at gagawin din natin ng review. Okay, let's go! So for today's vlog, yun lang muna. Unboxing muna tayo. Next vlog na natin yung installation. Sabi kasi sa akin ng seller, kasi tapat lang ito yung kuan, yung YSS. So medyo mas mahal yun. So check na natin kung totoo ba talaga yung sinasabi na pwede pang YSS yung quality nito. So sa halagang 6,000. Kasi yung YSS usually umabot siya ng 7,800, 7,500 ganun. So dati, yung naisip ko nung una is bibili ko ng YSS since naging common siya sa lahat at may nakita na akong ibang motor, ibang RS 125FI na may YSS, so nag-decide ako na magpakabit ng iba ito para may iba naman, di ba? Okay, so yan guys, please like and subscribe to my channel. Okay, huwag nyong kalimutan, and for the next vlog, abangan nyo na lang guys. Okay, thanks for watching.